may naghahanap sa mga kapatid ko, pupuntahan natin. Siyempre, Mare, naghintay muna ako ng sweldo para makabili nito. Ilalagay ko sa loob ng pitchil ko para hindi niya mahalata. Sabi ko naman sa inyo, Mare, lahat ng gustong-gusto kong mabili nung bata ako, bibilihin ko ngayon para sa mga kapatid ko. Alam kong napakababaw pero pangarap ko talaga tong mabili noon. Shoota, Mare, pinag-iipunan ko pa to noon pero hindi talaga kaya. Tatlong kapatid ko na nga ang nabibilan ko ng cellphone, buti na lang mura sa binibilan ko. Paluwas na nga ako dahil sa Manila siya nagtatrabaho. Gabi na ako pumunta para tapos na yung trabaho niya. Siyempre, Mare, dadayo na rin ako ng inom doon. Nakarating na nga ako at nakita ko si Loco nakatambay sa kalsada. Apat na buwan na nga rin siyang nagtatrabaho dito kaya sanay na sa lugar. Aba, himala, nakatambay lang, hindi umiinom. Nung nasa bahay kasi siya, lagi kaming umiinom. Ang sabi ko nga, Mare, baka napapabayaan niya na yung sarili niya kaya dinayo ko siya ng inom. Hinantay ko nga lang siyang makaligo at pupunta na kami sa iinuman namin. Siya nga pala yung kapatid ko na sumunod sa akin. Nauna lang akong pinanganak pero sa paglalakad namin nauuna siya. Abay, hintayin mo kaya ako, ako man lilibre sa'yo. Napakasipag nga niyan, Mare, dahil kahit gaano kalayo at kahit anong trabaho pinapasok. Napakahirap kaya, Mare, na magtrabaho ka sa malayo. Lalo na kapag wala kang kakilala. Shoota, Mare, paano pa kaya yung mga OFW natin? Kung yung kapatid ko nga na medyo malapit lang, hindi namin masyadong makasama, paano pa silang nasa ibang bansa? Isipin nyo na lang, Mare, nag-aalaga sila ng anak ng iba pero yung mga anak nila hindi nila maalagaan dahil nandito sa Pilipinas. Sakripisyo, sipag at lakas ng loob ang baon-baon nila. Kaya sana yung mga sinusuportahan nila dito sa Pilipinas, iniingatan yung padala. Kaya mga Mare at pare ko dyan sa ibang bansa, tsaga lang, aayon din sa atin ang tadhana. Eto nga ang kapatid ko, Mare, nagtatrabaho pero yung cellphone pinaglumaan ko lang. Napakatipid sa sarili niyan, Mare. Pero pagdating sa magulang namin, mapagbigay. Habang umiinom nga kami, napansin ko yung kalendaryo ko. Shoota, Mare, wala sigurong daga dito dahil sa picture ko. Sunmig Apple nga lang yung in-order ko dahil hindi naman talaga kami maglalasing. Siya talaga yung dinayo ko dito at hindi pag-inom. Pero sobrang saya ko dahil ang dami kong namit na kumarit kumpare dito. Umorder nga ako ng pulutan dito sa Bagnetan at iba pa. Shoota, Mare, may lumpia! Pinaputol-putol ko na nga para tipid sa pulutan. Mga tirador kasi ng Shanghai yung kainuman ko. Kawawa naman tong kapatid ko, mukhang napapabayaan na sarili at hindi na nakakainom. Nung paubos na nga yung iniinom namin, ang sabi ko sa kanya, kumuha siya ng tubig at magtitimpla ako ng gin. Nagulat nga siya sa laman ng pitchel ko. Hindi ko alam, Mare, kung nagulat o nagtataka. Kinuha nga niya yung mga laman sa loob at ibinigay sa akin. Shoota, Mare, binabalik sa akin, eh sa kanya yun. Binabalik ko nga, Mare, dahil binili ko to para sa kanya. Hindi nga siya makapaniwala at tinatanong kung kanino niya to iaabot. Pinapabigay ko daw ba to sa kapatid naming mas bata. Shoota, Mare, hindi siya makapaniwala. Napakasarap ng bigyan niyan dahil hindi nage-expect. Ang sabi niya nga sa akin, Mare, meron naman daw siyang cellphone, bakit binilhan ko pa siya? Sira na kasi, Mare, yung LCD noon nung binigay ko sa kanya. Kaya naman ngayon, binibigyan ko na siya ng brand new. Napakabait niyan, Mare, mas gusto niya pang unahin ko yung ibang kapatid namin bago siya. Pero syempre, mga bata pa yung iba naming kapatid, hindi pa maa-appreciate. Napaka-selfless niyan, pero napakabait sa mga kapatid namin. Shoota, Mare, nung nahawakan na, ayaw ng bitawan. Deserve naman niya ng mga kapatid ko dahil masisipag sila. Kahit nga alam nilang kumikita na ako, hindi sila humihinto sa trabaho. Hindi sila umaasa sa akin at nagtatrabaho pa rin para magkaroon ng sariling pera. Pero syempre, Mare, kahit umangat ako sa buhay, hindi ko sila iiwan, sama-sama kami. Darating din ang araw at magkakaroon na kami ng kanya-kanyang pamilya at hindi ko na sila magiging obligasyon. Pero ang tunay na magkakapatid, nagtutulungan. May pera man tayo o wala, may maitutulong pa rin tayo sa
sa ibang paraan. Kaya mga mare at pare, magmahalan kayong magkakapatid. Nilapitan nga ako ng kumari kong singer na pagkaganda-ganda. Tinuro ko nga yung kapatid kong kumanta dahil hindi ako marunong kumanta. Shoota mare, pagdating sa chicks, mahihiyain talaga. Hindi nga makatingin dahil mas mahalaga yung iPhone. Uuwi na ako mare dahil baka kumanta ako, maubos ang tao.